Take out or dine in? Dine in. Rizal o Bonifacio? Naku, hirap naman ang tanong na Rizal. Okay, magandang araw sa inyong lahat. I am Roniel Castillo. I am 33 years old. I am a college lecturer in Pamantasang Lungsod ng Valenzuela. I teach Life and Works of Rizal, Readings in Philippine History and Ethics subjects. First question, what made you pursue the teaching profession? Okay, actually, wala akong planong magturo. Napakwento ko sa mga students ko na ang pangarap ko noon ay maging pari. So, nag-aral nga ako sa seminary for 8 years. So, meron lang pangyayari noong 2009, noong college grad, pagka-graduate ko ng college, na hindi ako natanggap doon sa isang seminary na pinag-applyan ko. Then, wala akong gagawin. Nag-decide muna ako na magturo doon sa isang school ng aking benefactor sa Caloocan. And 3 years ako doon. Then afterwards, tuloy-tuloy na yung aking career when I applied way back 2012 sa Colegio De San Lorenzo in Quezon City. What has been your greatest experience as an educator? Personally, my greatest experience as an educator ay hindi naman isang karanasan lang. So, it's during graduation. No? Kasi para sa akin, kapag mag-graduate ang mga mag-aaral, fulfillment yun sa akin. Isang magandang karanasan yun na nakatapos sila ng pag-aaral at naging bahagi ako ng kanilang academic formation. So, hindi lang siya isang karanasan, kundi bawat taon ay magandang karanasan yun kapag may mga napapag-graduate namin. If you were not a teacher today, what would you be? Like what I mentioned earlier, if I was accepted in my dream seminary way back then, perhaps I would be a priest right now. How would you handle students that are difficult to teach? I've been 13 years in the teaching field, in the teaching career, and I've had a lot of students na mahirap talagang i-handle. When we say mahirap i-handle, in my experience, ito yung talagang pasaway, hindi nakikinig. Pero as a teacher, kailangan mag-isip kasi ako ng ibang diskarte na ma-encourage yung mga students na makinig at mag-focus. Ang isang strategy ko is to speak their language, no, yung makisama ka sa kanilang mga interests, doon mo simulan, and saka mo i-integrate yung mga dapat matutuhan ng mga bata. Being a professor, what has been the greatest lesson you have learned from your students? Very good question. Okay. Experience is not the best teacher. Example is the best teacher. So the best way to teach my students base sa mga natutunan ko sa kanila ay dapat you lead by example. So kung gusto mong turuan sila na magbasa, i-encourage sila na magbasa, dapat nagbabasa ka rin. No? Kung may time management ka, dapat ipinapakita mo rin na may naada kung nagtuturo ka ng time management sa kanila, dapat pinapakita mo rin na may time management ka. Tell me about a time when someone gave you a feedback and how did you handle it? Ang isang feedback sa akin na di ko makakalimutan ay medyo nakakatakot daw yung boses ko. Yan, common impression yan sa akin. Eh sabi ko naman, I can't do anything about it kasi boses ko yun. Pero pero ina-explain ko naman sa mga students na don't get intimidated, don't get scared sa aking bosses kasi ito lang naman talaga yung bosses ko, pero hindi ibig sabihin that I'm a terror teacher. Was there a time where you almost wanted to give up to teaching? Okay, siguro during my mid-20s, hindi ko alam kung totoo ba yung quarter life crisis na yan, na hinahanap ko yung meaning ko sa buhay kasi walang pera talaga sa pagtuturo, no? So yan yung panahon na medyo nape-pressure ako in a way kasi yung mga kasamahan ko, mga kaedad ko, mga kotse, bahay, ganyan. Kaya na-consider ko na iba na kaya ako ng career. Naisip ko rin yan. Pero mas nanayag pa rin yung bokasyon ng pagtuturo. Yun naman ang dahilan kung bakit nagtuloy-tuloy ako doon sa career na ito. What lifelong lesson can you tell your beloved students? Palagi ko itong sinasabi sa klase, learning does not end after graduation. Ang akala kasi ng lahat, pag nakuha na yung diploma, nakuha na yung degree, ay nasa atin na yung monopoly of knowledge na tinatawag. Hindi, no? Up to the last minute of our lives, we are still learning.
That's why I'm encouraging my students that after graduation, you continue nurturing yourself, continue developing your critical, analytical, and creative minds. You pursue graduate studies. Kasi, for example, when you graduate a communication arts, when you have a degree, you do not have the monopoly of communication arts. What you have are the basic skills that you need to know. Kaya, kailangan pagyabungin pa yan, i-develop pa yan. If you were to describe your teaching life with a title of a song, what would it be and why? Siguro yung favorite song ko rin ng Eraserheads, yung Hard to Believe. No, kasi parang di ako makapaniwala na I've been 13 years in teaching. No? At yung kanta na kasi na yun, it's so philosophical. Kaya isa yun sa mga favorite song ko. And I think that song would define my beliefs right now. What is the mood of your music today? Nako. Alam naman ng, siguro may maraming manonood dito na I've been in Colegio De San Lorenzo for 10 years. And ngayon, medyo yung music ko, yung mga pinapakinggan ko, and yung mga misan, tinitipa-tipa in keyboards and guitars. Medyo, ano, yung mga moving on na music, no? Malungkot na may pag-asa. Ganun yung mga tono. Okay. So, yun. So, yun. Sasagutin nyo lang po ito na mabilis. Matalino o mabait? Mabait. History or music? Music. Pop or rock? Rock. Maulan o maaraw? Maaraw. Take out or dine in? Dine in. Rizal o Bonifacio? Naku, hirap naman ang tanong na Rizal. Comedy or romance? Romance. Career or passion? Passion. Online or face-to-face? Face-to-face. Learning or teaching? Learning. Okay, thank you. I am Roniel Castillo and you're watching Sindikatalks.